So ito po yung ating water pump na meron pong electric motors, kaibigan. Yung pong pan po natin ay DDoS po, size 2. Then yung electric motor po natin ay 1.5 horsepower. Meron po siyang pan belt. Ngayon po, ating pong papalitan ng rekta ng motor doon po sa ating tubo na size 3. Kasi medyo hirap po siyang ihahon yung tubig papunta sa ating palayan. So, ito po yung ating binili na centrifugal pump. Size 2 po. Ang kanya pong company name ay Uber. So, 1.5 horsepower din po siya. 220 volts. Yan po. Ito po yung nabili ko sa ating suki kay Mactins Enterprise, Evangelista Street, Quiapo, Manila. So, ito po yung ating i-assemble. Irerekta po dito. So, ngayon po, kaibigan, natin pong tatanggalin yung ating pinaka-motor. So, ilalabas po natin sa ating bodega. Then, after po nun, yung pong ating pinaka-site ay lalagyan po natin ng kahoy. Ayan. After po nun, yung pong ating motor ang ating ilalagay doon sa plywood na makapal para hindi po siya malaglag. Lalagyan na po natin yung ating motor water pump dito po sa may kahoy na ginawa namin or plywood. So, nagdagdag po kami ng isang gulong para maging level po ang ating instalasyon sa ating water pump. So, ito po kaibigan, ito po yung ginawa namin na di uno lang po siya. Ngayon po, in-istro po tawag dito. So, mahaba po siya, almost 40 feet. Doon po sa dulon-dulo ng PVC ay meron po tayong nilagay na foot valve para pagpasok po ng tubig, hindi po siya malaglag or magbawas. So, yun po yung pinaka-control po niya. Papunta po siya dito. So, i-assemble na po natin. Para doon po sa ating pagkokonekta dito sa ating water pump, kailangan po natin ng reducer size 2 para po siya dito. Kokonektado po dito sa may ating straw. Then, para sa taas naman po, kaibigan, kailangan natin ng elbow at niple. So, mas maganda po sana kung straight elbow. Kaso, nandito ngayon sa bukid, kung ano lang po yung ating stock na gamit, yun na po ang ating gagamitin. So, kailangan din po natin tayo gumamit ng ating teflon. So, para po dito. Ito po kaibigan, kaya po namin nilalagyan ng plastic or cellophane po dito sa duktungan para po yung mas malaki po kasi yung ating niple dito sa ating unong media na PVC. So, magkakaroon po ng allowance talaga para matanggal po yung tulo, atin pong babalutan, maigi, tatakpan yung pong pinakabutas. Yan, ganyan po kaibigan.
Kasi siguraduhin po natin pag umandar yung motor, bago natin paandarin, kailangan po silyado na po siya. Kasi po pag kami singaw, hindi rin po siya tutulo. So, kailangan po natin siguraduhin ang ating paglalak ng ating dito po sa ating ginagawa para walang tagas. Ito kaibigan. So, ito po yung aming malimit na ginagawa dito sa ating kabukiran pag kami po ay nag-assemble ng water pump electric or doon kahit na po sa diesel or sa ating gasoline. So, kailangan sigurado po na walang singaw. So, ito po yung aking ginagamit na panali. Ito po ay use na po siya. Interior po siya ng gulong na ating pong ginupit. So, habang nagtatali po kami ng ating kaibigan, meron naman pong nag-assemble ng ating wiring. So, sabay-sabay po, kaibigan. So, ayan. Wala na po siyang singaw. Itakpan na po natin. Yung pong ating electric motor, kaibigan, naglagay po kami ng overload switch na tinatawag. Ito po siya. So, inilagay po namin dito ay 11 amperes lang po para kung sakali po mag-init ang ating motor, mag-automatic na cut-off switch po siya. Hindi po masisira ang ating motor pagka meron pong overload. So, buksan natin to, kaibigan, para maglagay po tayo sa motor or water pump ng tubig para po mas mabilis na buhayin. Pero po yung ating filter, kaibigan, meron na po tayong football po doon. So, may tubig na po doon. So, ito, maninigurado lang tayo para dito po sa motor, meron na po siyang kargang water. So, ayan na po, kaibigan. Umandar na po yung ating electric water pump. So, titignan po natin kung meron pong labas ng tubig doon po sa ating instalasyon. So, ulitin ko po. Ito po yung ating GI pipe na detress. So, naka-istro po tayo na uno. Papasok po dito. Awat po dito. Palabas sa ating bukid. Permit lang ganyan.